Sa punto-pong ito ay makakausap naman natin si Jail Senior Inspector Xavier Solda, spokesperson ng BJMP. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Kuhani Season po ito. Magandang tanghali dito, Miss Colin, sa mga subscribers. Sir, naku, ito na naman tayo no, tuwing summer. Napapansin lalo itong congestion sa mga kulungan dahil sa dami ho ng mga inmates na nagkakasakit, no, nagkakaproblema sa balat at syempre yung siksikan. Paano nyo ho ito sinusolusyonan, sir? Well, yung aminado talaga tayo no, na may siksikan talaga sa mga facilities natin. Kaya nga, nakapokus tayo sa paralegal airports natin pa para mapabilis kayo pa pa yung pag-follow up ng mga persons in private of liberty na kaso nila sa korte. No? Kasama na rin dyan yung construction ng facilities and of course yung patuloy na coordination natin ito sa mga lawyers nila sa nakabadagdagan pa yung mga abogado ng public attorney's office na mag-aadkaso sa mga kaso nila. Mm-hmm. Pero of course, in summer na nga, Connie, na-mention mo, siksikan, paano naman yung mga sakit na nakukuha ng mga detainees natin. Mm-hmm. Actually, December pa lang po, pinagandaan na natin yan, yung mga prevalent diseases during summer, bumili na po tayo ng mga gamot para dyan. Yung ating pong health service office no, sa national headquarters at sa mga regional offices, paikot-ikot po sila na bumibibita sa mga facilities at yun din po ang kaparehong panawagan natin sa mga local health units na tumulong na rin po sa effort ng BJMP. Kasi hindi naman ho ito parang problema lang natin tuwing summer. Mas lumalala lang talaga dahil maraming nagkakasakit. Halimbawa, syempre itong sa mga presinto, nagagawan ho nila ng paraan, yung siksikan dyan. Pero pagdating at nailipat na po sa mismong jail, ano, at inaantay po ang kanilang sentensya, eh doon talagang matagalan ho ang inaantay nilang proseso syempre. Marami sa kanila ho doon taon na. Yun nga ho ano, paano ba kasi alam ko your hands are also tied kasi kailangan ho nito ng bagong facilities, ng budget. Ano bang meron tayong bukod ho doon sa nabanggit ninyo na temporary solution, yung mga long term, may mga ginagawa ho bang mga facilities mas maayos, mas humane na kondisyon? Well, doon naman po sa program sa mga facilities natin. Alam nyo, before, aminado yung sagat natin sa natin ito sa napakatagal na panahon no, na hindi nabigyan ng sapat na pagkakataon o atensyon yung asyento ng kulungan. Pero itong 2018, no, napapasalamat po kami kasi nabigyan kami ng 1.7 billion pesos para sa pagpapatayo ng mga additional facilities at naragdagan pa yan itong 2018 ng 1.5 billion pesos. Kapag nagawa ho ito, mula sa 600% na congestion rate, bababa na lang yan ng 200%. No? Malaki yung kabawasan po ito. At pag pinag-uusapan po, yung health ng mga PDL natin, of course, in-integrate na sa design ng mga facilities, yung ventilation, and yung panipasuran na kung magkakaroon ng water interruption, papasa naman yung design ng tubig sa mga facilities kasi water supply, critical yan para sa mga health concerns ng mga detainees po natin. Mm-mm. Sir, sa atin po namang assessment, ano ba yung pinakamalalang sitwasyon ng kulungan po na meron ngayon sa bansa? Anong lugar? Well, dito po tatapota sa Pilipinas. Saka dito po yan po ang pinaka-congested natin. 928 po ang detainees natin dyan. At umalap na po sa 3,868% ang congestion rate. Pero Ms. Connie, ito kung ikukumpara naman natin ano, ng mga nakaraang buwan, mula sa 606%, bumaba na po tayo sa 598.26% itong Marso. Nito pong Miyerkules, may inmate na namatay matapos pong atakihin dahil sa sobrang init ano, at siksikan sa kulungan. Bakit di ito sa inyong jurisdiction? Ano ho ang inyong kahandaan para di ito mangyari sa iba pang, sa inyo pong bakuran, ano? Well, okay, nalunong po tayo no, kapag mamamatayan talaga ng mga BDL natin sa loob ng facility. Pero sa parte ng BJMP, sinisita po namin na ma-monitor yung pang-identify namin na BDL na may karamdaman. At monitor po yung mga health nurse natin, pagpapainom ng gamot. And of course, sinisita din natin yung family na nakamadala nila sa patatay pa pa, no, mapustin yung mga kurang nila. But in totality, basta po health concern ng mga detainees po natin, priority po yan ng pamunuan ng BJMP
meeting. Ongoing po yung management conference ng BJMP. Ngayon, nasa punto sa directive ng ating BJMP Director of Justice sa Panayam. Ako, sana nga ho, maayos na ito pong napakatagal na problema po sa congestion sa ating mga kulungan. Ano? Dahil sabi nga nila, no, talagang ito ho namang mga nakakulong dyan, hindi pa sentensyado pero naghihirap na ng husto. No? At we're hoping, of course, with you na sana sa lalong madaling panahon ay magkaroon ho ng agarang solusyon ito. Maraming pong salamat, maraming sir. Maraming salamat po, Ms. Bonnie, at pagbibigay ng buwan. Isa na lang po patawagan natin, ano? Sana sa mga local government units natin, mag-isita nila yung mga constituents nila para makita nila yung sitwasyon doon sa loob at kung at pwede nila may natulungan si Dave O'Dillan. Oo nga po, ano, sana nga talaga. At may kapasidad naman sila. Katulad ho nung sa Kainta, naglagay pa ng aircon, hindi ba? Para lamang maging mas maayos yung paghinga daw ng kanilang mga preso doon. Maraming pong salamat, sir. Maraming salamat. Yan po naman si Jail Senior Inspector Xavier Solda, ang spokesperson ng BJMP.